Sa unang match-up ng Spurs at Nuggets, tila maagang binaon sa hukay ng Nuggets ang mga youngsters nang maagang rumagasa ang kanilang opensa. Talagang parang bathtub ang ring ng Nuggets na kahit anong bitaw ay konektado pa rin. Plus maaga nilang na-involve ang crowd. All throughout the game, hindi na nakabalik ang San Antonio Spurs kontra Nuggets sa kanilang unang pag-aharap sa score na 126-101. Sa second match-up nila kontra Nuggets pa rin, isang classic game at dikdikang labanan ang ating nasaksihan. First chapter pa lang, maganda ang simula ng San Antonio, energetic at well-coordinated ang Spurs. Samantala tahimik si Nikola Jokic dahil sa napakagandang depensa na ipinakita sa kanya ni Jakob Pertl. Pagdating ng second frame, maganda ang naging run ng Nuggets at credits din sa matinik na defense nila at kitang-kitang hirap makapag-execute at makapasok sa loob ang San Antonio. Dito ay dumami ang turnovers, errors, lapses ng silver and black. Nadala ng Denver sa third quarter ang init ng opensa nila. Red hot and indomitable ang scoring at mga paso ni Jamal Murray sa loob. Asay dito ay ang depensa ng Nuggets ay patuloy na nangangagat, pero lumalaban ang San Antonio sa kanilang own version ng run and gun. Sumabay din ang San Antonio Spurs sa depensa. Grabe yung pag-chase down ni Pertl kay Jamal Murray na inakala nitong easy basket na. This thing cocked back. I mean, he's going in for a poster shot and it ends up being Jakob's poster. Dagdag pa ay ang patuloy na pagpapahirap nito kay Joker. Sa fourth quarter, napakagandang tagisan ang nangyari. Gumanda-ganda ang ikot ng bola at daloy ng atake ng Spurs, pero ang mga errors at unforced turnover pa rin ang dumale at ayaw lumisan sa Spurs. Bandang huli, napagod si Pertl sa kakabantay kay Jokic, kung kaya't nakaarangkada ito sa fourth. Swabe yung slow-mo na jumper ni Joker in the face of Pertl. Maging ang mga cuts nito going to the hoop. Natapos ang game 115-109. Nuggets wins the game. Well, gusto kong i-mention yung performance ni Trey Jones, mga ka-teammate. Kung papansinin ninyo, malaki na ang in-improve nito not only in assist department kundi sa scoring department. Nag-ambag ito ng 20 points samahan pa ng 9 assists. Laking tulong nito para sa Spurs. Kailangan lang ni Trey Jones ng karelyebo, mga ka-teammate, yung legit point guard din gaya niya. Hindi kasi uubra talaga si Jay Rich, mga ka-teammate, sa first position. More on scoring ang focus ni Richardson at hindi mag-facilitate at mag-create ng play. Grabe din ang 30 points ni Keldon Johnson with 5 boards and 5 triples. Deadly na from deep. Kaso may mga pagkakataong hindi mo inaasahan, dun pa siya magkakamali. Gaya ng mga senaryo na traveling, on-handed pass, so on so forth. Pero as a whole game, isa ito sa pinakamagandang game so far. Yun nga lang, nagsunod-sunod na ang talo ng San Antonio. As I mentioned last video natin, habang ongoing ang season na ito, ay uunti-untiin ng Spurs na mag-tank. At yan na nga ang nangyayari ngayon, mga ka-teammate. Kahit maglaro si Keldon Johnson at Devin Vassell, ay hindi sumasapat para makalapit man lang sa kalaban. Naniniwala naman ako na kaya nilang makipagsabayan sa mga playoff teams, pahirapan ang mga top caliber teams, at makipagtagisan sa mga all-star players sa kabila ng pagiging rebuilding nito. Well, ganun talaga. Kung pangarap nilang kunin ang French big man, ay ihanda na natin ang ating mga sarili dahil nasa 20 games lang ang ipapanalo talaga ng Spurs sa season na ito. Therefore, minarket lang tayo ng maaga ng San Antonio Spurs para hindi tayo maagang bumitaw sa kanila dahil ina-expect natin talaga ay bunch of losses. Nagkakaroon pa tayo ng hint dahil sa Jakob Pertl drama. Kapag nangyari kasing nasa lineup pa si Jakob at let's say nakuha na nga ng Spurs si Wembanyama, ay mangyayaring baka maging backup lang si Jakob Pertl na hindi magandang tingnan sa isang valued player, or else gawing starter si Jakob Pertl over Wembanyama. Possible din naman, mga ka-teammate, huwag agad isabak sa first five at manatiling coming off the bench ang French big. Samantala, Russell Westbrook, muling nabuhay ang trade rumor papuntang Spurs. So ayun na nga, mula nang buksan natin ang topic na ito ay hindi na nawala si Westbrook sa mga rumor at trade block, hindi lamang sa Spurs kundi sa iba pang mga teams. Bagamat gumanda ang mga numbers at stats ni Westbrook coming off the bench, pero wala pa ding maayos at consistent shooting ang Lakers na hinahanap nila sa season na ito, ay nonsense kahit gumawa ng 40 or 50 points si Westbrook, dahil ang gusto talaga ng Lakers ay pure shooters at syempre itapon na ang veterano. Kaya target ng Lakers ay makakatulong sa kanila
para mas ma-execute nila ang game plan at makagalaw ng maayos si AD at LeBron sa loob. Gustong kunin ng Lakers si na Doug McDermott na may 43.1% from deep at Josh Richardson with 41.9%. Para sa Lakers, ay pasok ang dalawang ito sa laruan nila at malaking tulong nga bilang mga outside hunters. Kaso kung matutuloy ang trade na ito, sa mga tweet ay mapuntang Spurs si Russell Westbrook ay ibabuy out ng Spurs ang contract nito and allow him to become a free agent. Kaya ginagalingan masyado at nagdo-double effort si Westbrook dahil ayaw ding ma-trade ng Ferson. Pero kung ayaw na talaga sa'yo at halos isuka ka na, ay tanggapin na lang at dumistansya ka na para hindi ka masaktan. Shoutout sa'yo ka-teammate Jerome Maniling, kay ka-teammate Mili Plaza, shoutout din sa'yo ka-teammate Lemly Baldonasa at kay ka-teammate Truel Legaspi. Maraming maraming salamat sa pagsuporta sa akin channel and see you sa next video.